Hello mga kabarkada! Welcome back sa ating channel. Ngayong video ay mag-question and answer tayo. Apat na question, tapos ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga bago nating bibilhin na ibon dahil nga ay natanggap na natin yung pangalawang sahod ng YouTube. So, hindi siya yung pangalawa. Pangatlo na to, pangatlong sahod to, pero yung pangalawa pala yung nakukuha ko. Dahil yung unang sahod ay hindi ko pa rin nakukuha. Malaki-laki yun. Kaya, ayun, simulan na natin itong video. Tara na, let's go! Unang tanong kay Cholo Philart. So, ang tanong niya, pwede ba mag-pair ang magkapatid na alps 2? So, alam na natin tong lahat na ang alps 2 na magkakapatid ay hindi daw pwedeng ipagpares dahil daw masisira daw yung kanilang linyada or yung sinatawag na genes, mga ganon. Yung bloodline, something na ganon. So, bawal daw magpa-pair ng mga magkakapatid. Pero nasa isa inyo na yan, kung gusto nyo subukan or hindi, kung marami kayong oras para ialay sa kanila na patunayan nyo na pwede palang ipagpares or hindi talaga pwedeng ipagpares, di ba? So, nasa sa inyo yan kung gusto nyong patunayan at kung wala talaga kayong makuwang budget, pwede nyo naman i-swap yung isa doon sa iba. So, mas madali yun para hindi ka na susubok ng matagal na panahon, di ba? So, kung meron kang limang inakay, lahat yung magkakapatid, iswap mo yung dalawa. Tapos, ihanapan mo ng kapares yung dalawang inakay mo. So, ganun lang naman ang technique doon kung marami kang painakay na magkakapatid. So, iswap mo, okay na yun. Makaka-save ka pa sa paitlugan if ever na mag-matured na agad sila. Okay? So, ayun ang masasagot ko sa iyo, Cholo Philart. So, next question kay Princess May Oliver. Ang African lovebird ko, pinakain ko ng malunggay, yung sanga namatay. Uy, hindi ko sure kung may namamatay na ibon na African lovebird sa sanga ng malunggay. Dahil ayan ang kadalasan na binibigay natin para sa nesting materials nila. So, bago natin i-declare na nanamatay yung ibon natin dahil sa sanga ng malunggay, bakit hindi muna natin alamin kung ano yung history ng ibon mo? Kung nagkaroon ba siya ng sakit or may sakit siya mismo nung araw na namatay siya or na heat stroke siya o kaya hindi natunawan? Depende. Excuse me. Depende. Kasi hindi naman natin masasabi na dahil lang sa malunggay, sa sanga ng malunggay, ay namatay yung alaga natin. Kasi ayan ang kadalasan natin ginagamit para sa nesting materials nila. Kaya suriin mo muna talaga kung ano yung nangyari sa ibon mo. Okay? Hindi natin mas pwedeng basta-bastang sabihin na namatay yung ibon mo dahil sa sanga ng malunggay. So, bawi na lang tayo next time. Bili ulit tayo kapag may budget na ulit. So, ganun lang naman yung buhay ng mga mag-iibot. So, next question kay Sean Andre. Magkano bili mo sa back-to-back lutino ko? So, yung back-to-back lutino ko ay nabili ko to ng 5,000 pesos sa katropa ko sa Angono. So, ito na ang huli kong bili sa kanya dahil madami na ako nabibili sa kanya. Matry ko naman sa iba. So, ayun yung reason kung bakit ko ay kung bakit hindi muna ako bumili sa kanya ng mga ibon. So, kung merong ibang nagbebenta ng back-to-back lutino na mas mataas sa 5,000, eh kanya-kanya po kasing presyohan yan. Kung mas mahal yung binibenta sa'yo, presyo po nila yan. Kasi nasa paghihirap nila yan, paghihintay at pag-effort, paggastos sa mga patuka. So, wag natin i-compare yung presyo ko doon sa ipipresyo ng iba. Eh kung mas mahal tong binili ko na 5K, why not? Okay lang naman sa akin dahil deserve niya naman yung presyo na ibinenta niya sa akin na ini-offer niya sa akin. So, deserve niya
yung 5,000 na yun. So next question tayo kay Brainard Baluyot. So okay lang ba mag-isa sa flying cage yung inakay? Gusto ko na kasi hiwalay para magkaanak ulit yung mga breeder niya. So mas okay kung ibubukod mo na yung mga inakay mo kapag marunong na silang tumuka. So paano bang malalaman kung marunong tumuka? Kung nakita mo tumutuka na, ayun yung una. So kung hindi mo nakikita, kung alam mo yung edad niya, na kapag umabot na siyang 2.5 months or pwede nang 3 months, tutuka na yan, ayun ay pwede mo nang ihiwalay sa kanilang magulang para yung breeder mo ay makapag-mate na ulit, makapag-itlog at makapag-painakay na ulit. So, ayun lang naman ang technique para dumami yung mga inakay mo. Ihiwalay mo agad yung mga inakay kapag marunong nang tumuka-tuka sa kanilang sariling patukaan. Ayun. So, mas okay yon dahil makakapagpahinga na din yung mga breeder mo. Na kasi pinapakain pa yan ng parents yung inakay kahit marunong nang tumuka yan. Ayun, napapagod pa rin yung mga yung breeder mo doon sa pagpapakain ng inakay. Kaya alam mo na, kung marunong na yan, ihiwalay mo na yan. So, ayun yung ating 4 question ngayong video. So, isi-share ko naman sa inyo kung ano-ano yung mga ibon na nabili ko this week at makukuha natin sa katapusan or sa 30 ata, Sabado. O tama, 30. So, January 30 makukuha na natin yung mga ibon. So, itong mga ibon na to, ito ay isang green pied. Ayan, green pied yan na opaline na kak yan. Tapos, split pa siya sa post-fail follow. So, maganda-ganda to. Pied na opaline, tapos kak pa. So, ang mastig, di ba? Yung iba, nahihirapan kasing mag-ID ng mga pied kapag sa opaline. So, ayun, medyo nahihirapan kasing iba. Ito, meron na tayong materials na opaline pied. Pied opaline. Yan, kak pa yan. Swerte tayo dahil napakamura. Next naman ay itong bio-ewing opaline. Blue-ewing opa. Tapos, possible siya sa pale fallow. Split pale fallow. So, ito ay isang hen. Yan. So, maganda-ganda din ito na pang materialis natin kung paparesan din natin siya ng opaline ewing. Tapos, post-pale pa. So, napakagandang inakay niyan. Kapag hindi na ako makapaghintay. Gusto ko nang kunin. So, next naman, itong green opa, split blue, tapos post-pale fallow. So, ayan. Isa yung hen. So, yung nabili ko kasi ay tatlong ibon. Dalawang hen, isang cock para magkakapatid kasi to. May binili na rin ako na sa ibang breeder na pwedeng ipare sa kanila. So, itong tatlong binili natin na opa post pale fallow ay galing to sa tropa ko sa taga Pampanga. So, hindi niya siya kilala. Kaya wag mo na ayaw din magpakilala dito sa vlog natin. So, itago na lang natin siya sa pangalang Ed. Ed na lang Ed. So, tatlong ibon binili ko sa kanya. Tapos, yung bumili pa tayo ng ipapangpare sa kanila kay Sir Bench Season, aka Long Hair TV. So, bumili tayo ng 4 na post pale sa kanya. Kaso nga lang, ang gender yung mga i-out niya. Ayun nga lang, kapag pina-gender natin, pina-DNA natin, madadagdagan pa yung presyo na dapat ay makatipid tayo. Mas okay nang makatipid tayo ng, alam nyo na, ayun, basta 4 na ibon, 4 na post-pale follow ang binili natin kay Sir Bench Season na aka Long Hair TV. So, salamat Sir Bench. Ayan, so, asahan ko na maayos yung kanilang gender. Kunwari, kasi gusto, kailangan ko kasi ng tatlong cock tapos isang hen. Sana yung mabenta ni Sir Bench sa akin ay yung mapili sa akin ni Sir Bench ay
tatlong cup tas isang hen para nasa ano ko, nasa listahan ko, kasi kung mag dalawang hen, dalawang cup, medyo mahirap mag-adjust pa niyan. O kaya isang cup, tatlong hen, ayun ang pinakamahirap. Mapapabili pa tayo ng ano noon, ng extra pang ibon, kaya mahirap. Sana ay tatlong cup at isang hen. So, ayun lang naman ngayong video. Salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. Mag-shoutouts na tayo. Shoutout kay Yuan, Cedric Diaz, kay James Abrahan, kay Kajusam Bird Kids, kay Eleonor Gatdula, kay Ernest Saldivar, kay Velmark Ann, kay Harry and Solen Vlogs, kay Bong Makiran, kay Cholo Phil Art, at kay Joe R. Aguinaldo. Shoutout din kay Kenneth Malinaw, kay John Lorino, kay Joe Pechua, kay Flynn Connor de Guzman, kay Kimuel Maranata, kay Marv Vlogs, kay Nognog TV, kay Julius Villa, kay Lawrence Earl Ferma, kay Eden Achenza, kay Ariel Licon. Shoutout din kay Aisha Valles, kay Nathaniel Joed Zamora, Adrian Dasi, Gaddy Bird, JC, Harry and Soleil Vlagulet, Rona Francisco, Prienskiel Tatel, shoutout din kay Mark Harvey de la Cruz, kay Amiel Mercado, kay Daniel Kayanan, kay Ryan Budget Mill, shoutout din kay King Bukalan, kay Kevin Cruz, kay Chino Beho, at kay Dennis Balabas. So kung gusto mo shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. So ayun lang naman mga kabarkada, ay sana naman ay makaaho na tayo sa pagbibrig. Gusto ko na magparami, kaso hindi dapat tayo naiinip. So ayun lang ulit mga kabarkada, salamat sa mga sumusuporta. Abang-abang tayo ng raffles. So, see you on the next video.